Ang kwentong inyong mapapakinggan ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ibinahagi sa inyong lingkod ng isa nating masugid na tagapakinig. Ayon sa kanya, ito ay naganap sa isang lalawigan na nasasakop ng Panay sa Western Visayas. Personal na karanasan ito ng kanyang kaibigan na isang inhinyero. Natatawagin na lang natin na si Engineer Sherwin. Full-blooded Chinese ito, pero dito na lumaki sa bansa. Sabi niya, mayroong inialok na proyekto sa kanyang kaibigan na engineer doon sa lalawigan. Napag-alaman nito na halos 5 taon na palang hindi nagagalaw yung project. Isa itong 2-story building na public school. Bago napapunta sa kanya yung nasabing proyekto, ay marami na umanong sumubok, pero kulang umano ang nakalaan na budget ng syudad para doon. At dahil sa kumpare ni Sherwin ang nag-alok sa kanya, ay kanya itong sinubukan. Malakas ang kumpare niya, may mga kapit ika nga. Kung kaya, napunta sa kanya yung proyekto. Kaya nang makapag-usap ng ilang mga mahalagang detalye tungkol sa project, ay lumipad si Sherwin sakay ng eroplano papunta sa probinsyang iyon. Nang dumating siya sa probinsya kung saan naroon yung proyekto, ay medyo nagulat pa si Sherwin. Dahil hindi naman pala totoong kulang ang budget para doon. Katunayan, ay mayroon pang natitirang 21 million pesos na hindi nagagalaw para sa proyektong iyon. Kaya nagtaka si Sherwin kung bakit walang gustong pumatol sa proyektong iyon. Gayong hindi naman pala problema ang pondo. Kaya medyo napaisip siya sa kung ano ang maaring dahilan. Bago pa magpirmahan ng kontrata, ay minabuti niyang sadyain na muna yung site, yung mismong project area. At dahil sa hindi nila kabisado yung lugar, pagkat hindi naman sila mga taga roon, kung kaya, pinasamahan na lang sila. Umpisa pa lang ay napag-alaman na kagad ni Sherwin na napakalayo pala nung itatayong gusali sa highway. Kung kaya, ang layo ng kanilang nilakad papunta doon. Habang naglalakad, ay naisipan niyang makipagkwentuhan doon sa kasama nila na taga roon. Nagtanong-tanong din siya ng ilang mga bagay tungkol doon sa project. Maayos namang nakipag-usap kay Sherwin si Mario, sabi nito. Nung pasimula noon ang proyektong iyon, ay kanila pa umanong isinasakay sa karosa ang mga materyales at ipinapahila sa kalabaw. Dahil sa mahirap umano ang daan at may kalayuan, mayroon naman sana umanong isa pandaan na hindi kasing kipot nung dinaraanan nila nung mga oras na iyon. Pero mas higit na malayo dahil sa iikot pa sila. Nang sapitin nila yung mismong lugar, ay doon na nalaman ni Sherwin ang totoong dahilan kung bakit tinatanggihan ng mga katulad niyang kontraktor yung nasabing proyekto na iyon. Dahil literal na nasa gitna iyon ng palayan, na ang mga katabi ay aktibo pang tinatamnan, kung kaya walang ibinibigay na right of way
ang may-ari. Dahil nangangamba ito na baka yun pa ang maging dahilan ng pagkasira ng kanyang mga pananim. At bukod nga doon ay napakalayo talaga nito sa nakita niyang sitwasyon ng kanilang dinaanan. Ay madali niyang masasabi na mahihirapan talaga sila sa paghahakot ng mga materyales. Ngunit tila wala nang magagawa pa si Sherwin, lalo na nang tumawag sa kanya ang kumpare at kinumbinsi siyang kunin na nila ang project. Naisip din ni Sherwin noong mga sandaling iyon yung kanilang mga tauhang walang pinagkakakitaan noong mga panahong iyon. Naawa siya para sa mga pamilya ng mga ito na umaasa lang rin sa trabahong ibinibigay niya sa kanila. Kaya, mabigat man sa kanyang loob, ay tinanggap na niya yung proyekto. At makaraan nga ang isang linggo, ay kanya nang tinipon ang kanilang mga tauhan na gustong sumama sa proyekto nila doon sa lalawigan. Kasama sa mga tauhan niya ay isang foreman at 15 na pawang mga biyasa o tinatawag na skilled construction worker na kahit iwanan mo ay alam na ang kanilang mga gagawin. Mga matatagal na ito sa kanila, kung kaya alam niyang hindi na kailangan pa ng mga ito na turuan. At syempre, ang isa pang nagustuhan niya sa mga ito ay yung galing nila hindi lamang sa trabaho, kundi yung husay din ng mga ito na makisama sa mga tao. May kalakihan yung dalawang palapag na public school na kanilang gagawin. Kung kaya, nahirapan talaga sila sa unang dalawang linggo nila doon. Idagdag pa na hindi sapat yung bilang ng kanyang mga tauhan. At tulad ng kanyang inaasahan, ay naging mahirap para sa kanila yung paghahakot ng materyales. Kaya naisipan ni Sherwin na magdagdag ng mga trabador, mga piyon lang o laborer na maaari nilang makatulong sa paghahakot ng mga materyales. Nagpasya si Sherwin na mag-hire na mga taong gusto magtrabaho sa kanila na mga taga-roon para mapadali kahit paano yung trabaho nila. Tutal ay naisip niyang iba naman ang rate ng pasahod sa probinsya. At iyon nga ang kanilang ginawa. Tumanggap sila ng mga taong gusto magtrabaho bilang mga piyon o laborer. Ang isa pang bagay na kinaiinis ni Sherwin ay wala silang mabilan doon sa lugar. Wala doong tindahan o karinderya man lamang na maaari mong mabilhan ng kanin at mga lutong ulam, kundi kailangan mo talagang sadyain pa ang bayan. Kaya namimili pa sila ng kanyang mga tauhan sa mismong pamilihan. At ang kadalasan nilang binibili ay yung tatagal ng kung ilang araw. May ilan silang mga nakuhang trabador na mga taga roon, pero naisip niyang kulang pa ang mga iyon. Kung kaya, nagpahanap pa siya ng mga helper. Gusto niya talagang madaliin, dahil kapag nakita ng pamahalaang panlalawigan na mabilis ang kanilang paggawa, ay mabilis lang rin itong bitawan yung pondo para sa susunod na buwan. At dahil sa may iba pang mga proyektong hawak si Sherwin, kung kaya binibisita din niya ang mga iyon. Nang minsang bumalik siya doon
sa ginagawa nilang public school ay medyo nagtaka siya at nagulat. Dahil ilang araw lamang siyang nawala, ay malayo-layo na ang itinakbo ng kanilang trabaho. Nang mapansin ng foreman ang kanyang pagkamanga, ay lumapit ito sa kanya at sinabing baka mas lalo raw siyang magulat kapag malaman niya kung paano gumawa yung mga nakuha nilang trabador na taga-ibang baryo. Kwento pa nito, nung malaman daw ng ibang taga-baryo ang tungkol sa pagtanggap nila ng mga trabador, ay nagsidagsaan daw ang mga kalalakihan na gustong mag-apply bilang helper. Yung ibang araw, kahit maliit lang ang sweldo, ay ayos lang sa kanila. Basta magkapera lang umano. Sabi kasi nila, wala daw trabaho sa kanilang baryo. Umaasa lang sila sa mga pananim. At kung kailan makakabenta, ay doon pa lang rin sila makakahawak ng pera. Dahil doon, ay nakakita ng magandang pagkakataon ang kanyang foreman na tanggapin na lamang ang mga ito. Sa bilang ng foreman ni Sherwin, ay nasa 55 na mga kalalakihan ang galing sa iba't ibang baryo ang noy nagtatrabaho na sa kanila bilang mga piyon. Pagpapatuloy pa nito, minsan raw ay na-delay ang pagdi-deliver ng mga materyales at nataon na baguhan pa umano ang mga driver. Paalasingko na ng hapon nang kanilang masilayan ang mga truck, kung kaya pauwi na ang kanilang mga tauhan. Ang problema pa, sa halip na doon padaanin sa highway yung kanilang mga sasakyan na naglalaman ng construction materials, ay umikot pa ang mga ito, kung kaya malayo ang kanilang paghahakutan at siguradong sila ay gagabihin. Nang bigla umanong may nagsalita na isang taga roon na kanilang trabador at nagtanong kung hahakutin raw ba yung mga materyales na bagong deliver. Tumango lamang si foreman at napasabi na lang ng katagang sana, dahil alam niyang hindi biro ang magiging hakutan na yon, pagkat napakarami ng mga materyales. Dahil iyon ay pang isang linggo. Idagdag pa na napakahirap ng daan at may kalayuan. Sa mga bag pa lamang ng simento ay aabot na ng 800 piraso at halos 1,000 mga kabelya at marami pang iba. Kaya para ganahan naman ang kanilang mga piyon, ay sinabi ni foreman na kanya na lamang umanong daragdagan ang bayad sa mga nais na mag-overtime. Sa bilang niya ay may nagpaiwan na 17, habang yung iba naman ay umuwi na. Nakita niyang agad na naghubad ng damit ang mga ito at kumilos. Hindi nila alintana yung hirap at madulas na daan. Nasabi ni foreman sa kanyang sarili na iba talaga kapag sanay sa mabibigat na trabaho. Pero kahit paano ay nag-alala siya para sa kanila, pagkat baka ang isip ng mga ito ay katulad lamang iyon sa sako ng palay. Pero lumipas ang ilang oras at medyo madilim na. Tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Sinabihan niya sila na magpahinga na muna at magkape, pero sumagot yung isa at sinabing mamaya na raw at tatapusin na muna nila ang kanilang ginagawa.
nang nasa loob na ng kanyang tinutuloy ang barak sa Foreman, ay nagbalik sa kanyang isipan yung boses ng trabador na nagsabing mamaya na sila magkakape. Napaisip siya at nagtaka ng bagya. Pagkat kahit ilang ulit niyang balikan iyon sa kanyang alaala, ay hindi niya nakabakasan ang tono ng boses nito nang kahit kaunting hingal man lang o pagod para silang hindi hinahabog. Gayong napakabigat ng kanilang mga pasan at makailang ulit na silang nagpapabalik-balik at tuloy-tuloy ang ginagawang pagbubuhat. Naputol lamang yung pag-iisip ni Foreman nang magsalita ang kanyang pamangkin na si Toto at sinabing para paumanong tumatakbo yung kanilang mga kasama habang may pasang 2 bag ng simento. Na dahil sa narinig ni Foreman ay bigla itong napasilip sa bintana ng kanilang barracks at nakita nga niya kung paano kumilos ang mga ito na tila mas naging maliksipa at mabilis kesa kanina. Napatingala si Foreman sa kalangitan at nakita niyang mas lumiliwanag na ang buwan. Napansin nga ng Foreman na tila mas naging mas maliksipa ang kanilang mga trabador habang tumatagal yung kanilang ginagawang pagbubuhat ng mga materyales. Kaya nabanggit ni Toto na mayroong kakaiba sa mga taong tagaroon. Bagay na hindi naman na gaanong ipinagtaka pa ng kamag-anak ng Foreman. Dahil sa tagal na nito sa pagko-construction at napapadpad sa kung saan sa ang lugar, ay marami na rin siyang naging mga karanasan. At hindi na rin katakataka talaga na makasumpong sila ng mga ganong nilalang sa lugar na iyon. Dahil sa bantog ang lalawigan pagdating sa mga tinatawag na aswang, medyo nangilabot si Foreman nang mapadako ang kanyang isipan tungkol sa mga nilalang na iyon. Mayroon na rin kasi siyang naging karanasan sa mga ito. Ang unay noong bata pa siya at ang sumunod naman ay noong nagtatrabaho na siya bilang piyon sa isang construction at nadistino sila sa may bandang Mindanao. Medyo nagtaka pa nga siya noon dahil sa ang buong akala niya ang mga aswang ay sa parting Bisayas lamang. Noon niya napag-alaman na laganap na pala talaga ang mga ito sa iba't ibang lugar. Muli siyang naputol sa ginagawang pag-iisip nang marinig niya ang boses ni Toto at sinabing tila nagmumuni-muni na naman daw siya. Sinabi niya sa kanya na may naalala lamang siya. Simula noon ay napagpasya na ni Foreman na tuwing hapon na lang i-deliver yung kanilang mga materyales. Pabor iyon para sa kanila. Para pagdating ng umaga ay nakatuon na lahat sa iba't ibang trabaho at hindi sa pag-akot ng mga materyales. Maayos naman ang lahat at naging maganda ang takbo ng kanilang trabaho. Kahit pa nga na may masama nang hinala si Foreman tungkol sa tunay na pagkatao ng kanilang mga trabador na taga roon. Nagkaroon lang ng problema nang dumating doon ang asawa ni Toto. Kasama nito ang kanilang panganay na anak na 3 gulang. At kasalukuyang buntis noon ang asawa niyang si Elsa sa 2 nilang anak.
Plano kasi nila na magtayo ng kantin para sa mga nagtatrabaho doon. Nagpaalam sila kay Foreman at kay Engineer Sherwin at pinayagan naman sila. Nung unang gabi nila Elsa doon, ay may napansin kaagad silang kakaiba. Nakarinig sila ng iba't ibang uri ng huni na hindi naman nila naranasan mula nang mag-umpisa sila doon. Sa pagkakalarawan pa nga nila nung gabing iyon, ay parang naging maligalig sa labas ng kanilang mga tinutuloyang barracks. May kasama sila Toto sa barracks nila. Mayroon lamang nakahiwalay silang kwarto na mag-anak. At pansin din na mga kasama ni Toto yung mga ingay na nagmumula sa labas. Pero bagaman kakaiba iyon at talagang nakakapanibago, ay hinayaan lamang nila. Dahil di naman talaga malinaw sa kanila kung ano ang mga iyon. Akala pa nga nila ay mga insekto lamang iyon o mga hayop na lumilika ng ingay dahil sa may paparating na bagyo. Iyon yung unang pumasok sa kanilang mga isipan. Ngunit nang lumalim pa ang gabi, habang mga nagpapahinga na sila at kasalukuyang mga nakahiga na, ay nakarinig si Toto ng mga kalusko sa gilid ng kanilang tinutuluyan. Hindi siya kaagad tumayo. Napaisip siyang sandali. Dahil mula nang dumating sila doon, ay wala siyang natatandaang may naligaw roon kahit isang aso. Wala. Kaya medyo kinutuban na siya ng hindi maganda. Ukol sa kung ano ang lumilika ng pagkaluskos na iyon sa dingding ng kanilang barracks. Tatayo na sana siya nang marinig niya ang boses ng kanyang kasama na nauna nang lumabas. At napansin ni Toto na tumigil yung tila kumakalmot sa kanilang dingding na para bang nagbabalak na makapasok. Tumayo na ng tuluyan si Toto at kanyang nakasalubong sa may pintuan ang kanyang kasama. Nang tanungin niya ito, ay wala naman daw nakitang kahit ano sa palibot ng kanilang tinutuluyan. Bagay na pareho nilang ipinagtaka dahil sa kapwa pala nila narinig yung ingay dahil sa pagkaluskos na iyon. Kinaumagahan, bagaman may naranasan na silang kakaiba sa unang gabi pa lamang ng pananatili na mag-anak ni Toto doon, ay kanila pa rin ipinagpatuloy yung plano nilang pagtitinda. Pabor naman iyon para sa lahat ng mga nagtatrabaho doon, lalo pa nga at walang tindahan na naroon sa malapit at lingguhan pa ang bayad, kung kaya natuwa ang kanilang mga kasama. Pero may napansin si Toto, kakaiba kasi yung mga ikinikilos ng ibang mga taga roon kapag nasa harapan ng kanilang tindahan. At kapag naroon ang mga ito, ay parang hindi makalapit yung ibang kasamahan nila na mga taga-ibang baryo. Nagtataka man si Toto, ay kanya na lamang hinayaan niyon. Naisip niyang marahil ay nagkakailangan pa rin ang mga ito. Minsan ay naabutan niya ang kanyang asawa na nagdudurog ng bawang at pagkatapos ay ikinukuskus iyon sa kanyang tiyan na may kasamang langis. Nang mag-usisa siya ay sinabi nitong may isang taga roon daw na trabador ang nakapagsabi sa kanya na gawin ang bagay na iyon upang makaiwas umano sa kapahamakan at mapanatiling ligtas ang kapakanan ng bata. Sa halip na mag-alala naman, ay natawa si Toto at pabirong sinabi pa sa kanyang asawa na para na raw itong inadobong mani dahil sa kanyang amoy. Araw-araw mula noon
ay ginawa na iyon ni Elsa. Pero tila may naging kapalit naman ang ginawang pagprotekta na iyon sa sanggol na kanyang dinadala. Pagkat nagkasakit naman ang kanilang panganay na anak. Nag-uumpisa ito tuwing magsisimula ng kumalat ang dilim. Nakakaramdam ito ng matinding pananakit ng tiyan at init ng katawan. Wala rin itong tigil sa kaiiyak. Kaya naalarma na sila. Lalo na nang tumirik ang mga mata ng bata at nawalan na ito ng malay. Gusto na sanang dalhin nilang mag-asawa ang anak sa paggamutan. Ngunit wala naman nang bumabiyahe pa noong mga oras na iyon. Kaya pati si Foreman ay napasugod noon sa barak sa Toto. Agad niyang naisip na hindi karaniwan ang pinagdaraanan ng bata. Malakas ang kutob nitong may gumagawa noon. Kaya mabilis niyang dinampot ang isang plastik ng asin at lumabas ng bahay. Nakakailang hakbang pa lamang siya mula sa pinto ng barracks ay bigla na lamang may tumalon mula sa bubungan. Kung kaya, agad din siyang napalingon doon. Rinig na rinig pa niya yung lakas ng pagbagsak noon sa lupa at yung mga yabag na mabilis na tumatakbong palayo. Pero hindi niya iyon nakita. Mabilis na siyang kumilos at sinaboy ang asin palibot. Ayon sa kanyang nalalaman, kailangan niyang gawin iyon ng 7 beses upang mas maging epektibo at tumalak. Pero nagsimula na siyang makarinig ng kung ano-ano sa kanyang paligid, na ang karamihan ng mga iyon ay tila na sa may palayan lamang malapit sa kanila. Nilakasan niya ang kanyang loob at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang nakakaapat na ikot na siya, ay doon na siya nagsimulang makarinig ng mga pagsitsit. Naramdam niya siya ang tinatawag noon. At habang tumatagal, ay mas lumalakas pa iyon. Pero hindi niya pa rin iyon pinansin. Alam niya kung ano ang gusto mangyari ng aswang. Nais lamang siyang gambalain ito upang maputol yung ginagawa niyang seremonya at upang mawalan iyon ng bisa. Kaya hindi siya nagpatalo. Naisip pa nga niya noon na kung sakaling dumugi na siya nito ay bahala na. Basta lalaban siya. Nang matapos niya ang pag-ikot sa bahay ng 7 beses, ay narinig niya ang tinig ni Toto na nagpapasalamat. Dahil bumalik na ang ulirat ng kanyang anak, humihinga na uli ito na normal. At nang pumasok si Foreman, ay nakita niyang mahimbing na itong natutulog. Humupa na rin yung matinding init ng katawan nito at hindi na umiiyak pa. Nawala na rin yung pananakit ng tiyan nito. Bilang panghuli ay nilagyan ni Foreman ng asin maging yung bumbuna ng bata. Nang mga sumunod na araw ay patuloy na ginagawa ni Foreman yung pag-ikot doon sa barak sa Toto. Tuwing sasapit na ang 6 ng gabi at nagsisimula ng kumalat ang dilim, samot-saring mga tunog ang kanilang naririnig na kahit si Sherwin na kanilang engineer ay napapansin iyon. Ngunit dahil sa iba naman ang kinalakan at nangahawak sa kanyang mga napag-aralan, ay hindi ito naniniwala at natatawa pa nga. Pero si Foreman, tuwing maririnig niya ang mga huni na iyon, maging yung pagsitsit na tila ba pinipigilan siya sa kanyang ginagawa, ay lakas loob niyang sinisigawan ang mga ito at sinasabihang umuwi na pagkat may trabaho pa sila sa kinabukasan. Pero minsan, nang gawin niyang muli ang seremonya na iyon, ay bigla na lamang nagkaroon
ng matinding away sa may palayan. Rinig na rinig niya ang animoy mga mababangis na hayop na nag-aaway doon. Pero wala siyang makita. At sa tunog pa lamang ng mga iyon, ay hindi pang karaniwan ang kanilang mga laki na nakapagpatindig talaga ng kanyang mga balahibo. Matapos ang pangyayaring iyon, ng mga sumunod na gabi ay naging maayos na ang lagay ng mag-anak ni Toto. Wala nang idinadaing pa yung bata, maging si Elsa ay napanatag na rin. Ngunit may nararamdaman pa rin si Foreman na nasa paligid ng kanilang mga barracks. Batid niyang mayroon pa rin mga naroon na tila nakamasid sa kanila at nagmamanman. Napatingala siya at napaisip na sandali. Maya-maya ay napangiti siya at napatingin doon sa may palayan. Sabay sambit na mga katagang, madamugid nga salamat mga amigo. Pagkat naniniwala siyang yung mga naroon ay ang mga trabador nilang tagaroon din sa lugar, na binabantayan sila laban sa mga aswang na mga taga-ibang baryo. Sabi pa ni Foreman, ganun daw umano ang maraming aswang. Kapag kapitbahay ka nila o di kaya ay bisita, hindi sila papayag na may mangyaring masama sa iyo. Ang isang dahilan ay baka sa kanila maibunton ang sisi at sila pa ang mapagbintangan. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Raquel. Matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento, kaya naisipan ko rin ibahagi yung naging karanasan ko. Nakatira po ako ngayon kasama ng aking pamilya dito sa Cavite. Nangyari ang karanasan kong ito nung bagong lipat pa lang kami dito. Wala kaming katabing bahay. Siguro ang pagitan ay mga 15 hanggang 20 metros ang layo. Sa tabi ng bahay namin ay mayroong isang malaking puno ng mangga. Naunang kita ko pa lang dito ay kinutuban na ako ng hindi maganda. Nakakatakot kasi yung pagiging mayabong ng mga tao nito. Malaki talaga siya na malapad yung nasasakop ng kanyang lilim. Nung isa pa lang yung aming anak ay minsang naiwan kami sa bahay dahil pumapasok yung mister ko sa pabrika. Siguro ay pasado alas 11 pa lang iyon ng umaga at pakakainin ko na yung aming anak na mahigit isang taon pa lamang noon. Nang makarinig ako na nagkakaingay sa may labas ng aming bahay, kaya napasilip akong bigla sa aming bintana. Ilang beses pa akong nagpalingalinga sa kung saan nanggagaling yung ingay, pero wala naman akong nakita. At bigla ring nawala yung mga ingay nung sumilip ako. Hindi naman ako natakot nung pagkakataon na iyon, dahil naisip kong marahil ay mga napadaan lang. Minsan kasi ay may dumadaan doon sa gilid ng bahay namin sa tabi ng puno. Mayroon kasing shortcut na daan palabas sa highway. Nang magkaharap na kami ng anak ko para pakainin ito, ay bigla namang nagkalansingan yung mga kutsara at tinidor na para bang sinasadya iyon. Naalala ko tuloy na minsan sa handaan kapag nagkakatuwaan ay pinupukpok yung kutsara at tinidor sa isa't isa. Kaya napalingon ako. Kinabahan na ako nung oras na iyon.
dahil doon sa puno nagmumula yung mga ingay. At wala naman sigurong gagawa ng ganon na dumaraan dahil hindi pa naman Kapaskuhan noon. Pero sinikap kong pakalmahin ang aking sarili nang sinusubuan ko na yung aming anak, ay biglang nakaamoy naman ako ng napakabango na para bang may natapon na isang bote nito. Kaya minsan na namang naagaw yung atensyon ko at muling napatingin doon sa may puno. Pero mas nakakagimbal ang sumunod na nangyari. Nakakita ako ng isang nilalang na nakatayo sa mismong tabi ng grills ng bintana namin. Pero hindi ko nakita yung mukha nito dahil sa mabalahibo at may kataasan iyon. Kaya mabilis kong kinarga yung anak ko at pumasok ng kwarto. Isinara ko iyon. Halos ayaw ko nang lumabas pa ng silid naming iyon. Mga ilang oras din siguro ang inilagi namin ng anak ko doon sa loob bago ako nagpasyang lumabas para kunin yung pagkain ng anak ko. Kinagabihan, gusto ko sanang sabihin sa asawa ko yung mga nangyari, pero nagdalawang isip ako. Dahil baka kasi kanya lang akong pagtawanan at hindi maniwala. Kaya sinarili ko na lang. Habang nag-aasikaso pa ako sa kusina, ay nakita kong pumasok na ang mister ko sa kwarto namin, karga ang aming anak, na nooy nakatulog na rin. Mga may kalahating oras pa siguro ang itinagal bago ako pumasok ng aming silid. Pagbukas ko ng pinto, ay napahiyaw talaga ako nang makita kong nakalutang yung aming anak. Dahil sa lakas ng sigaw ko, ay naalimpungatan yung asawa ko. Tinanong niya ako kung bakit ako sumigaw. Kaya sinabi kong nakita kong nakalutang yung aming anak. Agad niyang ibinaling yung tingin sa anak namin. Nakita namin itong nakahiga na muli sa kutsyon at mahimbing na natutulog. Kaya may inis sa tinig nitong sinabi na ano raw ba ang nangyayari sa akin. Pagod siya sa trabaho at gusto magpahinga. Hindi na lang ako umimik noong mga sandaling iyon. Ayaw kong humapa pa ang usapan at salubungin yung galit niya. Humingi na lang ako ng paumanin at sinabi kong matulog na siya. Nang sumunod na araw, habang nasa kwarto ako at nagliligpit, ay naririnig kong tawa ng tawa yung aming anak. Masayang masaya ito. Kaya lumabas akong sandali para alamin kung bakit ito tuwang-tuwa. At halos simatayin ako sa sobrang takot nang makita ko yung anak ko na para bang inihahagis at pagkatapos ay sinasalo. Pero wala akong nakikitang iba na naroon. Kahit takot na takot ako, ay mabilis pa rin akong lumapit para kunin ang anak ko. At nakita kong para talaga itong inilapag doon sa aming sofa. Napaiyak ako dahil sa sobrang takot. At pag-aalala nang mayakap ko na yung aming anak. Gulong-gulo po talaga yung isip ko dahil sa noon pa lamang ako nakaranas ng ganong uri ng pangyayari sa buhay ko. At hindi doon natapos yung mga pagpaparamdam at panggagambala nila sa amin. Minsan ng katanghali ang tapat, habang mahimbing na natutulog yung aking anak at ako naman ay nakahiga sa kanyang tabi, ay nakarinig ako na mayroong tumatawag sa labas. Boses iyon ng isang babae. Kaya tumayo ako para alamin kung sino iyon at kung ano ang kailangan.
pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang isang matandang babae at nakalahat ang mga palad nito, kung kaya naunawaan ko na kaagad ang kanyang pakay. Tumalikod ako at sinabing sandali lang, kukuha ako ng pera sa pitaka ko noon. Nang pagbalik ko ay wala na yung matanda. Biglang kumabog yung dibdib ko. Mabilis kong isinara yung pinto at agad na tinungo yung aming silid kung saan naroon yung aming anak. At laking gulat ko nang wala na ito doon sa higaan. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa noong mga oras na iyon. Lumabas ako ng silid at hinanap sa kabuuan ng bahay ang aming anak. Pero hindi ko ito matagpuan. Panay nang iyak ko noon. At ang ipinagtataka ko ay paanong nawala ito at sino naman ang kukuha. Gayong isa lang naman ang pintuan ng aming bahay. Nang maisiguro kong wala ang aming anak sa loob ng aming pamamahay, ay lumabas ako at pinuntahan yung pinakamalapit na bahay sa amin at nagtanong. Pero wala din doon ang anak namin. Humingi na ako sa kanila ng tulong upang hanapin. Kahit pa imposible na mayroong kumuha sapagkat wala naman akong nakita, ay ipinagpalagay ko na lang na gano'n na nga ang nangyari. At sinabi kong baka may makita sila na aking inilarawan ang aming anak. Wala na akong tigil sa kaiiyak. Pagbalik ko ng bahay ay laking gulat ko nang makita kong naroon na sa sofa at nakahiga ang anak namin. Pero nang lapitan ko ito ay napansin kong hindi na ito humihinga. Napasigaw ako sa sobrang sakit na aking naramdaman. Hanggang sa mapansin kong may mga tao na sa aming pintuan na tumulong sa paghahanap. Parang ayaw ko talagang maniwala na wala na yung anak ko. Napakabilis ng mga pangyayari na kani-kanina lang ay buhay na buhay ito, na naglaro pa kami at aking pinakain. Kinagabihan, pagdating ng asawa ko, ay hindi rin ito makapaniwala sa nangyari. Nang aking idetalye sa kanya kung ano ang naganap, ay hindi ito naniwala at ako ang kanyang sinisisi. Nangyari umano ang lahat ng iyon dahil sa kapabayaan ko. Gusto ko na magpakamatay noong mga sandaling iyon, pero nangibabaw pa rin sa akin ang takot sa Diyos. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Matapos mailibing yung anak namin, ay hindi na nanumbalik pa sa dati ang aming samahan. Simula noon ay naging malamig na rin yung pagsasama namin mag-asawa. Naapektuhan pati relasyon namin. Isang araw habang naglalaba ako sa likod ng bahay ay bigla akong nakarinig. Natuwa ako. Parang kinalabit yung puso ko sa saya pagkat pamilyar sa akin iyon. Masasayang tawa iyon ng anak namin. Kaya mabilis akong napatayo at pinuntahan yung pinanggagalingan ng mga tawa. At naluwa ako sa sobrang saya nang makita ko yung anak kong dahan-dahang naglalakad na para bang mayroong gumagabay sa kanya sa tabi ng puno. At masayang masaya ito. Mabilis akong kumilos para lapitan ito. Ngunit bigla naman naglaho. Nilapitan ko yung puno at nakiusap akong ibalik yung anak ko. Pero pati yung mga masasayang tinig ay biglang nawala at muling tumahimik yung paligid.
Lumipas ang ilang buwan. Isang araw ay nagulat na lang ako nang malamang iniwan na ako ng aking asawa. Sumama na ito sa ibang babae. Buti na lang at kahit paano ay may sarili akong ipon. Namuhay ako mag-isa at ginamit ko yung pera kong iyon bilang puhunan sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo. Nag-angkat ako ng mga gulay at prutas. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Roy. May kaya ang pamilya nito at malawak ang lupa na kanilang pagmamayari. At dahil sa hindi naman kami kasal noong una kong naging asawa, ay nagawa naming magpakasal. Niyaya niya akong lumipat pero tumanggi ako. Sinabi ko sa kanyang mahalaga sa akin ang bahay na iyon. Di ko na lang sinabi na lalong-lalo na yung puno. Umunlad ang kabuhayan ko. At nang magkaanak kami ni Roy, ay hindi naman naulit pa yung nangyari sa panganay kong anak. At bago ko pa nga pala makalimutan, Sir PB, minsan pang nagpakita sa akin yung anak ko. Nasa terrace ako noon. Naipataas ko na kasi yung bahay. Nakita ko ito na nasa ibaba malapit sa puno at nakatingin sa akin. Nakangiti ito at masaya. 7 taon na siya noon. Mabilis na bumalik sa alaala ko yung mga sandaling kasama ko pa ito. Napaluwa ako at kumaway pa ito sa akin bago naglaho. At yun na po yung huli naming pagkikita. Hanggang dito na lang po, sir, ang kwento ko. At sana po ay inyo ring magustuhan. Maraming salamat po. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.